She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Feelings. And now we come to the queen and the double. Hello, good afternoon mga kumari, mga kamamsi ko dyan. Kamusta na kayo dyan? Nandito pa rin tayo sa loob ng bahay. Gagawa tayo ng napakasarap na snack na siguradong magugusto-gustuhan nyo. Alam nyo naman yung mga bata mahilig dito. Gawa kayo nito para may snack yung mga anak nyo sa hapagkainan pag merienda. Napakasarap nito mga kumari. Siyempre gagawa tayo ng siopaw. Sige na mga kumari, umpisahan na natin gumawa ng chef. Pa-present ako sa inyo kung ano mga ingredients. Napakadali lang ito mga kumari. Okay, ito na mga kumari ang mga ingredients natin sa ating paggawa ng ating dough ng siopaw. Siyempre kailangan natin ng 2.5 cup na all-purpose flour, ng tubig, 3/4 cup ang kukunin natin dito na tubig. Warm water ito mga kumari. Then kailangan din natin ng 2 spoon na sugar. Then 2 spoon din na yeast. Baking powder na 1 teaspoon. Then a pinch of salt. Then 2 teaspoon na oil. Kahit na anong oil gamitin nyo, ito cooking oil yung ginamit ko eh. So, umpisahan na natin mga kumari. Ito yung ipapalaman natin mga kumari sa ating siopaw. Nilaga ko na muna para prepare na. Ito na rin yung ating manok mga kumari. Palalambutin na natin ito. So, habang maggagawa tayo ng dough, isa lang na natin sa mahinang apo yung ating manok. Sisip lang natin ito mga kumare. Ang init-init, grabe. Nagawa kami ng 8 siopaw kasi 2 yung itlog na nilaga ko. I-divide natin sa 4 yung isang itlog. So, 8. So, tamang-tama ito sa 8. Pagkakasya natin ito sa 8 na dough. Ito na mga kumare, tapos na nating masip ang ating arena. Kuha tayo ng 3/4 warm water ito mga kumare. Ilalagay natin yung ating yeast para ma-activate. Activate natin siya for 10 minutes. Ilalagay natin yung 2 teaspoon na white sugar. Let's set aside natin for 10 minutes. Ilalagay natin yung ating 1 teaspoon na baking powder. Tapos pinch of salt. Paghalo-haloin natin ito mga kumare. Yan. Gagawa tayo ng balloon. Tapos, ito yung na-activate nito mga kumare. Ha? Tapos, utay-utayin natin ang lagay. Tapos, ilagay na naman. Yan ang balloon ni Presi Mature. Paano yung naging balloon? Eh, hindi naman yung balloon. Ito talaga lang. O, ayan, nalagay na natin lahat. Tapos, saka natin siya haluin. Kamayin na natin ito mga kumare kasi hindi na kaya ng spatula. So, dadagdagan natin siya normal water na to. Lagay na natin yung ating oil. 2 teaspoon ito na oil. Magtsaga kayo mga kumari kasi gusto niyong kumain. Ako gusto kong kumain ng siopaw. Katatakam ako. Nag-i-experiment na naman si Presi Mature. Pero grabe na yung pawis ko mga kumari sa totoo lang. So, lalagyan natin ng pakonti-konti na tubig. Kasi parang dry pa siya mga kumari. Okay na ito mga kumare, iseset aside natin ito for 50 minutes. Lagyan natin na, kailangan lalagyan na nyo ng konting arena yung inyong lalagyan, ayan. Tapos saka natin takluban. Hopefully na malambot siya. Nag-iimbento na naman tayo. So ayan, natatakpan na natin. Iseset aside natin siya ng 5-0. Ito na mga kumare, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients natin sa ating filling ng ating siopaw. So, kalahating pitso ng manok. Then, depende sa inyo kung anong gagawin nyo na filling ng inyong siopaw. Then, paminta, 2 itlog, seasoning, konting toyo, bawang, isang patatas, isang sibuyas, at saka syempre ang ating carrots na pitot. Saka konting asin. 2 tablespoons of cornstarch. So, umpisahan na nating gayat-gayatin ang ating mga sangkap sa ating papalaman sa ating siopaw habang nagpapaalsa tayo ng ating dough. Umpisahan natin dito sa bawang.
Palit-litin nyo lang. Dik-dik-dikin nyo ng mabuti. Total, hindi naman siguro kayo nagmamadali pa at naghihintay pa rin tayo ng ating dough. Tapos, lalagyan na rin natin siya ng paminta. Tamihan natin ng paminta. Para mahatching na naman tayo. Tapos, gayatin natin yung sibuyas. Woo! Init! Ayan na natin gayatin. Isang patatas lang ang sinama ko kasi masyado na naman sigurong marami. Kawawa naman itong ano ko. Anong tawag dito, Karol? Tuyot na tuyot na. Pwede na itong pagtyagaan, mga kumare. Slicing na natin ng maliliit yung ating sibuyas. Lagay na rin natin dito. Pagsama-samahin lang natin yung ating mga sangkap. Tapos gudgurin lang natin yung ating patatas. Gudgurin lang natin yung ating carrots. Lagay na rin natin yung ating carrots. Lagyan natin ng konting seasoning. Konting-konti lang. Lagyan din natin ng konting toyo. Wala tayong oyster sauce. Pinch of salt. Tamang-tama lang sa inyong panglasa. Lagyan natin yung ating manok. Nabubulol ako, mga kumare, dun sa ano yung piling. Kaya pang palaman na lang sa siopaw para hindi nyo na naman ako ibas. Baka mamaya maging feeling. Oh, my feeling. Singer ako. Talagay natin yung ating cornstarch. Tapos saka natin siya halu-haluin. Balatan natin yung itlog. Ayan, hinatiin natin ang apat. So, set aside lang natin ito. Hintayin natin yung ating dough. Igisa lang natin ito ng konti, mga kumare. Lagyan natin na napaka-konting oil. Konting-konti lang. Para matikpan natin kung eksakto sa lasa yung ating ipi-filling. Natin pa ng konting toyo. Kasi parang matabang siya. Lagyan natin ng konting-konting oyster sauce. Konti lang. Saka natin halu-haluin. Kasi yung ating gagawing do is 8. Wow, parang ang laki-laki ah. Ang init, mga kumare. Tapos ilagay natin yung itlog. Ah, mainit ah. Yan. Set aside natin yan dyan. Para yan sa ating pang feeling. Bakit kasi hindi palamigin? Pwede naman palamigin, di ba? Ang atat talaga ni Presimitio kahit kailan. Ayan na, mga kumare, na na-divide ko na into 8 yung ating filling. Isin na natin yung ating dough. Charan! Lumaki siya. Lagyan natin to ng konting-konting arena. Tapos lagay natin yan. Masahin natin. Masahin muna natin. Namasa na natin ito, mga kumare. Gaganyanin natin yan. Inyo. Tapos pag ganyan na yan, hahati-hatiin natin yan. Hatiin natin into 8 kasi 8 yung papalamanan natin, di ba? Set aside muna natin yan. Tapos hatiin natin into 4. 1, 2, 3. Ayan. 2, 3. Sabudpura na naman natin ng konti. Pagkabudbud natin yan, ganyanin na natin yan. Tapos, pag ganyan, gaganyan nyo na naman yan. Pasensya na, mga kumare, kasi hindi siya pare-pareho yung laki. Pangkain lang naman namin ito, kaya okay lang. So, tatakpan na natin siya, mga kumare. Another 10 minutes. Charan! Okay na siya. Ang lambot niya, mga kumare. So, iset aside natin yan. Budburan natin to ng konti. O, diba? Yan lang. Para lang kayo naglalaro. Set aside muna natin yan. Pagsabay-sabay na natin para isang lakad lang. Lakad ng rolling pin.
na pa rin natin kasi nahirapan tayong magkurot-kurot nito mamaya. And by the way, habang nagganito ako sa nilalapad-lapad ko yung dough, nakasalang na yung mainit na tubig natin na ready na yan para pagkatapos natin dito, mainit na yung ating steamer. So, ito na mga kumari, ready na yung ating dough. Ayan o, nakita nyo naman, ang ganda ng dough. Ready na rin yung ating fillings. So, lagay lang natin dough. Hugas kayo ng kamay o, tapos pasok nyo yan dito o, di ba, mas mabilis. Tapos, kurutin nyo. O, ganyan lang yan o, kinukurot-kurot-kurot. Kinukurot-kurot-kurot o. Kinukurot-kurot o, tapos ganyan o. O, yan. O, ayan, kurutin nyo lang yan o. Yung mga may butas dyan, pisil-pisilin nyo lang yan. Oh, tapos pag ganyan yan, oh, okay na. Siyapaw. Siyapaw. So, ito na mga kumare, na lagyan na natin ng filling. Wala akong ano eh, wala ko yung papel na nilalagay sa siyapaw. So, kumuha ako ng coupon band sa tindahan. Malinis ito mga kumare. Kumuha ako ng long bond paper. Maging madiskarte na lang tayo. Kasi wala eh. Alam naman, hindi ko ito iluto. Ganyan lang. Lagyan natin ng konting oil para hindi dumikit. Konti lang. Lagay natin yan. Diba? Oh, ayan na. Siopaw na. Ganyan lang yan mga kumare. Ito na mga kumare, ready na yung ating gagawing siopaw. So, i-steam na natin ito. Nagpapakulo na kami ng mainit na tubig. Huwag natin masyadong pagdikit-dikitin kasi lalaki pa yan, diba? Alay mo, biglang lumaking. Ah, ayahay. Tapos, ang gagawin natin, ito, malinis naman ito. Ito yung ating pinangtakip. So, lalagyan natin ng ganito. Tapos, takpan na natin, hintayin natin siyang maluto. Kailangan lapat na lapat yung istong steamer para hindi makasingaw. Obserbahan natin hanggang 20 minutes. Tingnan nyo nangyari sa akin. Pawis na pawis ako pag hindi kayo pinapawisan. Magmasa kayo ng pang-siopaw, sigurado magaganyan kayo. Na natin mga kumari kung luto na siya. Nakita niya mga kumari, luto na yan kasi luto na yung ating filling eh. Set aside muna natin yan dyan kasi magluluto tayo ng sauce. Ito yung pinaglagaan ko ng manok. Sayang kasi ay naglagay ako ng isang kutsarang brown sugar. Ayan, nilagyan ko yan ng isang kutsarang asukal. Huwag natin ilagay lahat kung baka sumobra yung lapot. Isang teaspoon lang mga kumare. Depende lang doon sa gagawin nyo na yung sabaw na pinaglagaan nyo ng manok. Sayang kasi kung itatapon nyo. Tapos lalagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng konting toyo. Konting-konti lang na toyo para ups, para mag-brown lang siya. Lagyan natin ng konting toyo pa. Saka konti pang asukal pa. Kanya. Mga kumari, ayan na, malapot na siya. Talin natin dito sa ating measuring cup. Ito na mga kumari, tapos na ang ating siopaw. Imbento na siopaw. So, titikman natin kung anong lasa ng imbento na siopaw ni Bear Signature. Ayan. Tingnan natin kung malambot. Malambot siya mga kumare, in fairness. Pwede pala yung papel. Ayan. Titikman na natin mga kumare. Ito na. Tagyan natin ng sauce. May ginawa akong sauce eh. Ay! Nandun niya. Yung timpla ko, medyo matabang ng konti. Kasi hindi ko talaga siya inalatan kasi hindi pwede sa akin yung maalat. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!